welcome back to my channel. And for today's video, gagawa naman tayo ng pampaputi, pampakinis, at pantanggal ng pekas sa ating mukha. So if you like this video, please keep on watching. Okay, so ayan, bago tayo magsimula, ito yung mga kailangan nating gamitin. Una ay ang kamatis, pangalawa ay ang kalamansi, pangatlo naman ay ang pipino. Okay, very organic yung gagamitin natin sa mukha natin. Wag muna tayong gumamit ng may mga chemical na halo. Mas maganda kasi kapag organic, mas magiging healthy yung skin natin. Diba? Anong meron sa tatlong to? Bakit ko siya naisipang gawin? Nag-search ako, wala akong nakita na gumawa na nito, na pinagsama silang tatlo at nilagay sa mukha. Karamihan po kasi napanood ko, pipino lang ang nilalagay, or yung kamatis na to at saka yung kalamansi pinagsasama at nilalagay sa mukha. Ngayon naisip ko, bakit kaya hindi ko sila pagsamahin tatlo? Parehas naman maganda ang resulta sa mukha. So ayun, naisip ako siyang gawin, kaya palagay ko ako pa lang yung gagawa nito ngayon dito. Feeling ko talaga ako pala naman ang gagawa. Okay, ano bang meron dito sa tatlong to? Ayan, ang kamatis po kasi, hindi lang siya sangkap sa pagluluto. Maari din natin siyang gamitin para sa ating mukha. Mabisa siyang pantanggal ng pekas. Diba? Yung may mga pekas dyan, ayan, lagay natin ng kamatis. Yung hinihiwa lang po nila ito, tapos kinukuskos sa mukha. Yun, natatanggal yung mga pekas-pekas. Ngayon ang gagawin natin, mamaya. Ano bang meron dito sa kamatis? Alamin muna natin. Okay, ang meron sa kamatis ay meron siyang vitamin A. Meron siyang vitamin A component na pumuprotekta sa ating balat, para sa pumuprotekta sa balat natin sa free radicals na sanhi naman ng wrinkles. O bakit ba nagkakaroon ng wrinkles? Okay, kapag dry po yung balat natin, nagkakaroon po talaga ng wrinkles. Kaya yung mga oily skin, mas maganda po talaga na medyo oily din yung skin mo. Kasi na, hindi po siya madaling magkaroon ng wrinkles. Hindi siya agad-agad nagkukulubot. Okay, bukod po doon, kapag tayo po ay stress, ayan, nagkukos din po siya ng wrinkles. Okay, bukod sa meron siyang vitamin A, meron din po siyang vitamin C. Okay, ano meron sa vitamin C? Okay, ang vitamin C naman po, nagpo-provide po siya ng collagen na nagpapa-firm sa ating mga balat. Ayun, nag-glow yung skin natin, nagbabright yung skin natin. Okay, aside dun sa dalawang yun, meron din po siyang sangkap na lycopene. Anong meron sa lycopene? Okay, ang lycopene naman po ay pumuprotekta naman po siya sa balat natin para sa UV rays. Ayan, puprotektahan niya po tayo sa UV rays. Okay, next. Kalamansi. Okay, ang kalamansi, siguro alam naman natin na mabisa talaga siyang pampaputi. Okay, sa mga singit-singit na maiitim, sa kilikili na maiitim, ikuskus lang po natin to, puputi po yung mga maiitim na bahagi ng ating katawan. Puputi po siya. Okay, next ay ang pipino. Okay, si pipino ay talagang mabisa ang pampakinis ng mukha. Okay, aside sa mabisa sa pagpapakinis ng mukha, nakakatanggal din po siya ng mga dark spot. Ayan, yung mga maitim-itim yan. Kaya diba nilalagay siya sa mata? Hinihiwa siya, tapos ilalagay siya sa mata. Ayan, ilang minuto siyang ibababad para matanggal yung eye bag. Ayan. So, tara, gawin na natin. Okay, ayan. Ang unang gagawin natin ay hihiwain natin ang kalamansi. Lalagay po natin dito. Ipigay natin. Pangalawa ay ang kamatis. Ayan, hihiwain natin ang kamatis. Ang gagawin po natin, pipigyan lang po natin yung kamatis para matanggal yung kanyang katas. Tatanggalin po natin yung katas ng kamatis. Okay, ang susunod ay ang ating pipino. Ayan. Kukudkurin po natin ang ating pipino.
Ayan, ganyan. Kumpurin lang po natin. Okay, so ayan, tapos na siya. Ito na po siya, ayan. Ayan, ayan siya. So, ang gagawin natin ngayon, ipigayin po natin siya. Gagamitan natin ng ito dito, salaan. Isasalak po natin. Kukunin lang po natin yung katas. Ayan, tapos na. Okay, so ayan, tapos na natin siyang katasin mula dun sa mga sangkap natin. Ito na po yung naging resulta niya. Ayan na po siya. So, kukuha tayo ngayon ng cotton. Ayan, cotton, ilalagay natin dito. Isasawsaw natin siya. And then, dahan-dahan po natin siyang ipapahid sa ating mukha. Ayan, ganito po. Pag naglagay po kayo, dapat paikot-ikot lang na ganun. Yan, ikot-ikot lang. Yung cotton yung paiikutin, ha? Hindi yung kung ano-ano ang paiikutin. Huwag kang magpapaikot ng tao. Diyos. Ayan, cotton lang po. Ayan, ganyan lang. Paikot-ikutin hanggang sa malagyan po natin. Ayan, malagyan natin lahat yung parte ng mukha natin. Ayan, ganyan lang siya. Ganyan. Dami. Ayan, ganyan. Lagyan po natin lahat. Ayan, iwasan po natin na matuluan yung mata natin, ha? Kasi medyo mahapdi yan dahil may kalamansi po siya. Ingatan po natin na malagyan yung ating mata. Ayan. Okay, nalagyan po natin lahat. Ayan na siya. Gagawin po natin ay mag-aantay po tayo ng 30 minutes. Ibabad po natin siya ng 30 minutes. After ng 30 minutes po, babanlawan po natin siya at babalikan ko po kayo. Okay, so ayan, tapos na po tayo. Nagbanlaw na po tayo, naghilamos na po tayo. Ayan. Naglagay lang po ako ng konting kilay at saka lipstick, pero wala pa ako nalagay sa mukha ko na kung ano-ano, walang powder yan. Okay, natural look lang yan. Okay, yun lang po yung nilagay ko kanina. Tsaka yun, hilamos lang, kilay, tsaka lipstick, syempre. Ayan, yung kilay, hindi natin pwedeng pabayaan. Okay, kilay is life. Ayan, so, ayun niya. Napakaganda niya. Very, very smooth yung skin. Ayan, makinis siya. Para siya nagpipinkish. Ayan. And then, ayan. Para siya nag-glossy. Ayan, para siyang crystallize, yun. Alam mo yun sa Korea na para siyang kumikinang-kinang, ayun. Parang ganun siya. Diba? Korean look tayo today. Okay? Ayan. So, kung nagustuhan niyo po yung video kong ito, so please, pakilike, share, comment, and subscribe. Ayan. Huwag niyo po kang kalilimutan ang notification bell, pakipindot, para palagi po kayong updated sa mga bagong videos ko. That's all. Thank you. Bye!